Matapos nga po ang huling pagkapanalo ng Brooklyn Nets kontra sa New York Knicks, ay nagpakita ulit nga po sa publiko ang kanilang superstar na si Kyrie Irving. Yan nga ang unang storya na pag-uusapan natin ngayon dito. Nasusundan ko na rin ang balitang kukuha na ng bagong superstar ang team ng Dallas Mavericks at ang balitang nabuhay nga pong muli ang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Buddy Hield. Kaya tara mga idol, simulan natin to. Habang hindi pa nga po pinapayagan ng Brooklyn Nets si Kyrie Irving na makabalik sa kanilang lineup ngayong season, ay nagiging abala muna nga po ito sa iba't ibang mga bagay katulad ng kanyang mga negosyo ngayon. Parati rin naman nga po siyang nagpo-post sa kanyang social media upang ihayag ang kanyang mga nararamdaman at ipinaglalaban. Nakikipag-usap pa rin naman nga daw ito sa kanyang head coach na si Steve Nash, ngunit hindi nga po nila napag-uusapan ang patungkol sa basketball. Pero kahit man nga po busy si Kyrie Irving sa kanyang mga pinaglalaban ngayon, hindi pa rin naman nga daw po mawawala ang kanyang pagmamahal sa laro. Sa katunayan, nanood na naman nga po siya ng isang college basketball sa pagbanggaan ng Seton Hall Pirates at sa ang Wagner Seahawks. Dito nga po ay umupo siya sa courtside, kaya napakadami nga po mga fans ang nakakita sa kanya at sinigaw pa nga po ang kanyang pangalan. Maging ang ilang mga college players nga po ay ginaganahan ring malaman nilang nanunood ang isang Kyrie Irving sa kanilang laban. Inamin rin naman nga po ng isang college coach na bukas sila na makipag-practice anumang oras kasama ang superstar ng Brooklyn Nets. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang kukuha pa ang Dallas Mavericks ng isang superstar sa kalagitnaan ng season. Sa record pa lang nga po nila na 11 wins at 9 losses, ay masasabi na nga po natin na marami pa silang dapat gawin at ayusin sa kanilang lineup kung gusto man nilang mas maging competitive pa sa loob ng Western Conference. At sa kaswertehang palad naman nga po, ay may lumabas na nga na balita na hindi na nga daw po magtatagal at makakakuha rin naman sila ng katulong ni Luka Doncic at Kristaps Porzingis sa katauhan ni Goran Dragic. Ayon nga po dito, gusto na nga daw po nitong umalis sa Toronto Raptors at lumipat na sa isang contender. As of now nga po ay nag-a-average lamang si Goran Dragic ng 8 points sa loob lamang ng 5 laro nito. Yes mga idol, hindi nga po ito nakakapaglaro ng maayos sa Toronto Raptors dahil may mga nire-resolve pa nga po siyang personal na problema sa kanyang sariling bansa. Pero once nga po na makabalik na ito, ay siguradong hindi na nga po magdadalawang isip pa ang kanyang team na i-trade siya. At kabilang nga po sa mga team na gusto nitong sunod na paglaruan ay ang Dallas Mavericks na nangangailangan ngayon ng natural na point guard kagaya ni Goran Dragic na pwede nga daw pong manguna sa kanilang second unit. Malapit rin naman nga po siya kina Kristaps Porzingis at Luka Doncic, kaya siguradong magiging maganda nga po ang kanilang chemistry. Makakatulong rin naman nga po ang kanyang shooting at playmaking ability upang mas lalo pang makagalaw ng maayos ang kanilang superstar na si Luka Doncic sa loob ng court. Sa panghuling storya naman, sa kabila nga po ng pagkapanalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang huling dalawang laro, ay hindi naman nga po nito ibig sabihin na isa na silang ganap na championship contender. Hindi rin naman nga daw po ganoon kalakasan ang kanilang mga tinalong team katulad ng Detroit Pistons at Sacramento Kings. Wala pa rin naman nga daw po silang panama kontra sa mga malalakas na team ngayon sa NBA hanggat hindi pa nga po sila gumagawa ng bagong move. At isa na naman nga po sa mga nabuhay ngayong trade scenario ay ang pagkuha nila kina Buddy Hield at Harrison Barnes mula sa Sacramento Kings sa pamamagitan ng isang 3-team trade gamit si Russell Westbrook at ang kaisa pa nilang future picks. Sa pamamagitan nga po niyan ay mareresolve nga po nila ang kanilang shooting problem dahil magkakaroon nga po sila dito ng mga consistent na scorer sa kanilang official lineup. So, that's it mga idol, ang ating unang balita at syempre latest video na ating pinag-usapan. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ng notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa NBA. Bisitahin, i-follow nyo na at syempre i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayong mga ipinapalabas na mga NBA balita doon. Shoutout nga pala sa lahat. Maraming salamat mga idol.